Ay, ay, ay! Yuhu! Welcome po mga kabayan sa ating panibagong vlog. Latest update po tayo dito sa SLEX Tier 4. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga OFW, sa ating mga kabayan dyan sa iba't ibang dako ng Baguio, no? Sa ating mga kabayan dyan sa Americas, no? Special mention kay Ma'am Ami Campbell at sa Gunsal family from Bileran, Liti, no? Magandang umaga, maayong buntag na bay tuba diha. Yan mga bayan, welcome po. At ngayon po mga bayan, itong SLEX TR4 po ay nagsimula po ito sa bayan ng Santo Tomas, Batangas. At magtatapos po ito doon sa Tayabas, Lucena City, no? Quezon. Ang haba po nitong SLEX TR4 mga bayan ay umabot po ito sa 66.74 kilometers, no? Ang haba. At may budget po itong tumataging ting na 21.60 billion, no? Ganun po, napakalaking ano po ito, project na ito, mga kabayan. At ngayon po, kasalukuyan pong under construction po ito at puspusan na po ang gawa. Itong areang ito ay ito na po yung ayan, drone shot na po tayo, no? Ito po yung boundary ng Macban at Alaminos, Laguna, no? Ang baba niyan mga bayan, sa likod ng bundok na yan, yung nasa harapan natin video, ay na po yung ano, geothermal. Na kung saan yung geothermal dyan ay ang nagpagawa ay si Pangulong Marcos. Nung kasunod na administrasyon ay Kasiwiang Palad, ginawang private na po ang geothermal dyan. And back to topic po tayo mga bayan, ito po yung mismong SLEX TR4. Napakaganda po ito pag matapos, lalo pong mapabilis yung ating pagbiyahe paluwas ng Maynila at pauwi po sa karatig mga probinsya, no? Lalo na po yung ating mga kabayan sa Albay, sa bandang Lucena. Ito po ay talagang maiwasan na po natin ang ating trapiko dyan sa bandang San Pablo, sa may SM San Pablo, papunta rito sa Alaminos, Santo Tomas, yung Maharlika Highway dyan mga bayan, ay maya-maya konti atin pong i-update yung mismong Maharlika Highway, yung kanto ng yung bypass road dyan. Maya-maya konti, relax lang kayo. Ay, ay, ay. Shout out, Sir Jimmy Salvador. Ayun po mga bayan, no? Talagang kung hindi lang malakas yung hangin, kailangan pa natin ilapit pa natin dyan yung ating drone at pataasin pa natin. Sa kasawiang palad, yung drone natin ay medyo maliit, kaya pasensya na po. Next time, makabili rin tayo ng mas malaki. Ayun po mga bayan, enjoy lang po sa panunood at may akonte atin pong puntahan yung Maharlika Highway. Kung kumusta na po, nalagyan na ba ng girder yung taas ng Maharlika Highway mismo at yung mismong kanto ng bypass road Alaminos, San Pablo.
Shout out po Progreso Pilipinas, Salamut 21 and Bintag TV. Welcome po. Ayan po yung mismo sa harapan natin yung ginagawa ngayon. At yan po ang Maharlika Highway yung nasa harapan natin. At mismong taas ng Maharlika Highway, mga kababayan, ay nalagyan na rin po ng girder, no? At ito pong daan dyan sa Maharlika Highway, kaya nagkakaroon ng traffic dyan, nilihis nila para hindi sagabal paglatag ng mga girder dyan sa taas ng Maharlika Highway. Nilihis nila yung daan, no? Ayan po, makikita po natin sa ating harapan. Kapag matapos po yan, mabuhusan na po ng simento yan. Puli concrete na po yung mismong taas ng Maharlika Highway. Yan po ay pwede na daanan muli yung mismong Maharlika Highway. Yung pakana ng kalsada, mga kababayan, ay papuntang Alaminos proper, at yung pakaliwa papuntang Santo Tomas going to Manila. Yan po, malinaw po, no? Ayan, naglalatag na po sila ng ano dyan, mga bakal, no, para sa paglatag ng semento, mabuhusan na. Ayan po sa harapan natin, sa kabilang tulay doon, ilog po yan, no? And doon po tayo galing kaganina sa bundok na yon, yung tinapas na bundok na yan sa malayo-layo. Diyan po tayo kaganina galing. At yung sa right side naman natin po, mga kababayan, yan na po yung solar power plant. Yan po, mga bayan, itong kaliwa na side na daan, ayan na po yung papasok dito sa bypass road, Alaminos San Pablo, no? Ayan, yung pakaliwa dyan, diretso, yan na po yung papuntang Maynila, Santo Tomas, Batangas. Ito na po yung Maharlika Highway, kahabaan ng Maharlika Highway, ano? Ayan, kaya ang ginagawa ng ating mga bayan ngayon, puspusan na trabaho nila itong mismong paglatag, no? Actually, kompleto na po, na lagyan na po lahat ng
girder itong taas ng Maharlika Highway. Itong pakanan, yung mga sasakyan na pakanan, ayan po ay papuntang sentro ng Alaminos, Laguna. Ayan lang po mga bayan, abang-abangan pa po ninyo yung ating isa pang pangatlo part 3, no? Salamat po ng marami, medyo makulimlim na. At enjoy po sa panonood sa ating latest update dito sa Islix TR4. Magandang umaga sa lahat, sa ating mga OFW dyan. Shout out sa inyong lahat. At huwag po kayong magsawang suporta kay Porque Studio. Like and share, subscribe po. Magandang umaga!